Noong tumanda po sila, ng ating mga praise and worship team, siguro naisip natin, yun na yung simula nung ating pagpuri sa Panginoon. Hindi po. Sangalap po yan ang pagpuri natin sa Panginoon. Yung pagpayugo po dito ay sangalap din po o bahagi lang din po na pagpuri natin sa Panginoon. Ang simula po, ang pagpupuri natin sa Panginoon, kahapon pa o sa araw pa o isang linggo pa nung nagdesisyon tayo ay sa susunod na linggo, pupunta ako sa service. Kuha niyo? So, hindi ito yung simula ng ating pagpuri sa Panginoon. When our worship team chose to be here, when our worship leader namili na ng mga kanta kung anong kakantahin nung mga nakaraang araw pa, simula na po ang pagpuri natin sa Panginoon. Okay? So, palakpakan po natin ang bawat isa. Okay? Yun ang pakiramdam ko. Nag-iintak po ating Panginoon sa tuwa dahil nandito po tayong lahat. Okay? Huwag din natin isipin ang hindi maayos yung mga hindi nakarating. May mga dahilan yan at ang Diyos at sila na po ang pag-usap. Okay? So, kaya po, ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay ito ay isa nga pa rin po na tema natin ngayon ng Activate. Pero ang aking topic o subject ngayon ay tungkol po sa pagbabago. So, hindi naman bingit sa ating lahat na ang panawagan ng ating Panginoon sa ating lahat ay mabago tayo. Kung ano yung kinasasaglakan natin ngayon, nais ng Panginoon na mabago ito sa mas maganda pang antas na o sitwasyon ng buhay. Pero parang ang pagbabago ang o change ay isang malaking hapon sa ating buhay. Diba? Gusto natin magbago, I believe. We are conscious of what we are right now or who we are right now. Gusto natin magbago. Pero siguro hindi natin alam kung paano at bakit. Okay? So, basahin po natin ito mga palata na ito. Ang sabi sa Romans 12:2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sa ibang version, huwag kang makisabay sa ibang tao kung anong ginagawa ng ibang tao. But this is the most one of the popular version. Be not conformed, huwag kayong makiayon kung ano ang meron ng mundong ito, but transformed by the renewing of your mind. I find this challenging. See, renewing of the mind. Ano ba baguhin ang ating pag-iisip? Naitanong nyo ba sa sarili nyo, ano ba yung estado ng kaisipan mo ngayon? Bilang isang tao, bilang isang ama, bilang isang ina, bilang isang kapatid, bilang isang manggagawa. Yung estado ng kaisipan mo ngayon, yan ba yung estado na nais ng Panginoon? We have heard so many preachings, or probably we have read so many teachings about change. Yung famous line nga ni Gandhi na kung ano ang gusto kong makita pagbabago sa mundo, dapat simulan mo sa sarili mo. Be the change. Tama naman. Okay. Tapos, meron pa isang talata. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano itong kaisipan na ito? Na meron ang ating Panginoon, na nais ng Panginoon, na yun ang ating maging kaisipan. Naisip niyo po ba yun? Napagmuni-muni niyo ba yun? Parang, hindi kasi madaling isipin o pagmuni-muni yan yung pagbabago ng kaisipan. Diba? Paano po yung kaisipan mo ngayon ay ayos naman? Paano po yung kaisipan mo ay ikaw naman yung matulungin? Ikaw naman yung masipag? Tapos mababasa mo yun pag-uwi mo ang kaisipan mo. So, have you thought of ano ba ang kaisipan ko ngayon? Ano ba ang estado? So, yan po ang ating pagbubulay-bulayan. Okay? So, please bear with me.
may mga images na kong papakita sa inyo. So, as much as possible, let's focus on the theme ng change. Alright? After these slides, I'll be showing you number of images na mag-relate doon sa aking topic na change. Alright? The few slides, I'll be talking about the dynamics of change. Medyo may science ka ng konti. Alright? Pwede pakita yung unang picture natin. Yeah. Ano po yan? Isang jet fighter. Mga bang, hindi niyo pa alam kung anong pangalan niya. Ay isang jet, pinakabagong jet fighter po ng US Air Force. Yan po ay yung F-22. Kasi yung bago yan, yung jet fighter ng US ay yung F-18 Hornet. Powerful, dangerous, kakatakot. Itong F-22, pinaka-advanced na jet fighter so far. Kasi usually ang mga jet fighter, lumilipad lang yan, diretso. Diba? Minsan nagkaganon sila, naglulog sila, lumiligo sa kaliwa, sa kanan, na ang bilis nila ay higit pa sa bilis na sound. A jet fighter flies about 2 times faster than sound. Mach 2. Tawag nila doon. So makikita niyo yung pag lumipad yung aeroplano, may parang may boom, sonic boom, tawag doon eh, yung parang may sumabog. Ibig sabihin, yung jet na yun, na-break na yung barrier ng sound. Ibig sabihin, yung speed ng sound na nandito sa atmosphere, mas mabilis pa sa doon. Kuha nyo? Ang jet fighter, mas mabilis ng 4 beses. Imagine mo kung piloto ka. Mas mabilis ka pa sa bala. Hindi kayo lahat ng tubo mo pumunta sa likod. That explains bakit ganon yung uniform ng pilot. Okay. So itong jet fighter na to, it flies like this. Normal na lipat ng jet fighter. Pero nung F-22, lumilipad yan. Pagano. At high speed. Kaya niyang lumipad na rin. Fly-by siya ng ganyan. Sa so, makakalipad pa yan ng pagano. So usually kagano, di ba? Makakalipad siya ng gano. Makakalipad siya ng pagano. At makakalipad siya ng pagano. So usually, kaya may mahaba tayong runway, di ba? Pag take off o mag-landing ng isang jet, may duelo. Yan, pwede yan lumapak dyan. Mag-landing at mag-take off. So, powerful, dangerous machine. Made by man. Pero wag tayo dun sa technology niya. Gusto ko, i-visualize mo yung kanyang IPO, yung forma niya, yung form niya. Bakit ganyan yung buwis? Okay. Ito rin ay isang jet fighter ng US. Hindi siya kasing bilis nung isa, pero ito ay kakaiba din yung hugis, triangulo, tapos mga angles. So, it was built, ang purpose niya to deflect radar. Pag lumipad yan, hindi yan nakikita sa radar. So, lumipad yan, nakaranig ka na lang ng tunog, pero hindi mo nakita. Invisible siya sa air. Dangerous, powerful. Next slide, please. Latest model ng Lamborghini. Okay, nakalimutan ko yung pangalan. So, pansinin niyo yung maganda. They're beautiful, sexy, sleek, no? Pero pansinin niyo yung hugis nila. Itong Lamborghini na to, lumiligo yan sa sharp curve ng 200 to 300 miles per hour. Diba, pag yung mga nagdadrive dito, pag liligo ka sa kanto, magbabanggal ka, diba? Pero pansinin mo yung mga yan, yung mga race car. Lumiligo yan ng 200 miles per hour. Sharp car. Powerful machine. Beautiful machine. Ito, magugusto ni Roland to. Next slide. Hindi ko alam kung Kawasaki to o Yamaha. Pinakamabilis na motor ito so far. 300 miles per hour ang takbo. Pabilis sa konti. Alright? So, these are man-made land vehicle. Kanina, sa akin pa po eh.
Alright? So, kakaiba din yung forma. Makita niyo man yung motor ni Jeff, di ba? Pogilay. Vintage classic yung dati. Pero ito iba. Di ba? Intimidating. Para bang pagyan pumarado dyan, kasabay mo sa palsada. Lahat ng nakabotok, lilingunin niya. May kliyente ako, mahilig sa kanya. Siguro mga 30 collection niya ng motor. Wow. So, alright. Yan na yung mga gawa ng tao. Man have achieved so much in developing such machines. But, visualize nyo yung boogies. Alright. Next slide. Sailfish. Gawa ng Panginoon ito. Ligahan ng Panginoon. Fastest water animal. Tignan nyo yung boogies. May pagkasi di ano? Kahit tulad ba ito dun sa jet? Diba? Next slide. Fastest land animal. Cheetah. Slender. Diba? Sleek pa rin. Sexy pa rin. So yun yung sinasabi ko na dynamics. Alright. Ang isang hugis ng isang bagay ay umaayon ito doon sa kanyang kapaligiran na ginagalawan. So, parang aeroplano, yung hugis niyan ay ang influence niyan, ang paghugis niya ay yung aerodynamics. Imagine mo, jet fighter, lakas-lakas ng makina mo, pero parang bus ang forma. Di yan makakalipad ng ganun kabilis. Ganon din yung isda. Diba? Hindi yan makakalangoy ng kasing bilis niya ngayon kung ang forma niya ay formang balyena. Diba? Formang bus. So, sleek. So, pag yung isda na yon, yung forma niya, tawag mo doon na hydrodynamics. So, part ng mechanics, part ng engineering, ng science, na it talks about the process of change. Kaya sila ganun, kasi yun yung ginalawan nila environment. Okay? Tayo din, ganun. Yung hugis mo ngayon, nilikahayan ng Panginoon dahil meron kang sariling dynamics. Meron tayong sariling dynamics. Alright? So, impressive na yun. Nakita natin mga pictures. Alright? So, napag-aralan ng tao na yung ganong forma pala, ganong movies, ay mas naging, yung nare-reach ng isang makina yung kanyang potential, yung kanyang lakas. Alright? Sa tingin mo, yung elepante o kaya yung kaya yung tumakbo kasing bilis na cheetah, hindi. These animals were designed for speed, designed for power. Alright. So, pagmuni-munihin nyo. Kayo, bakit kayo nilikha ng Panginoon? Bakit ganyan yung hugis ninyo? Bakit ganyan? Diba sabi sa Genesis? Nilikha tayo ng Panginoon ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang imahe. Base dun sa mga pictures na pinakita ko, pagmuni-munihin nyo. Okay. So, again, ulitin ko. Ano ang estado ng kaisipan mo ngayon? Yun ba ay nakahugis ayon doon sa kinagalawan mong sitwasyon? Yung current mindset mo ba ngayon, yan ba ay nakaporma ayon sa itinalaga ng Panginoon? So, kung hindi pa natin naiintindihan, yan ang pag-uusapan natin. So, introduction lang po yun. So, para makita nyo yung dynamics. Why things are formed that way? And why you are formed that way? Alright. Okay, next slide, please. Okay. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Totoo, di ba? Bakit? Tulad ng sabi ko po kanina, gusto natin magbago. Kung ano man yung estado natin ngayon. Ito yung tatlo. Ayaw nating sumunod. Yung dynamics. Di ba? Kung ang isang makina, i-design siya para sa isang mabilis
na eroplano, iba ang bugis nun sa pangkaraniwang eroplano. Alright? Pangalawa, ayaw natin magpakumbaba. Meaning, ayaw natin kasing tanggapin na meron dapat baguhin sa ating kaisipan. Nakukuha nyo? Pangatlo, ayaw natin magbigay o magpasakit o magsakripisyo. Pag, meaning, kung ano yung ginagawa mo nung binata ka o dalaga ka, nung nag-asawa ka na, iba na yung kondisyon ng buhay mo. Kung nung binata ka, okay lang, may barkada ka, yung dito, gala dito, gala doon. Nung nag-asawa ka na, iba na yung dynamics mo. So kapag patuloy mo pa rin yung gagawin, yung ginagawa mong dalaga at binata ka, you will not function properly on that condition. Nakukuha niyo? Okay. Next slide, please. Sabi ng Biblia, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of good, but considers them foolishness. Yun. And cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. The Bible tells us, kaya tayo nahihirapan magbago dahil wala yung force within and force outside. Yung dynamics. Okay, nakukuha nyo. Yung jet fighter, kaya ganun ang bugis niya kasi ang nagdi-dictate nun ay yung force outside, which is the air. Nakukuha nyo. Yung mabilis na isda, kaya ganun ang kanyang bugis, ang nagdi-dictate nun ay yung force outside. Dahil may friction sa tubig, so kailangan matulis para mabawasan yung drag. Naiintindihan nyo? Diba? Itong sapatos na to, pag kiniskis ko ito sa sahig, may pwersa pumipigil sa akin. So, pwedeng hanggang nyo lang yung bilis ko. Pero, kung may ang sapatos ko, may gulong yan, mas mabilis yung dating ko. Ang andar ko. So, that's the dynamics. Binabawasan ko yung friction. Kukuha nyo yung pwersa na siya pumipigil doon sa galaw mo. So, ang tanong ko, ano yung pwersa na pumipigil sa'yo para hindi ka magbago? Na sabi ko na kanina, yung tatlo. Okay? Hindi natin pagsunod. Pag may katuroan tayong nanarinig at maganda naman, tama naman, makakabuti naman, tuwid naman, ayaw natin sumunod. Kukuha nyo. Alright. Ayaw natin magpakumbaba. Taas ng pride eh. Diba? Eh, matalino ako eh. Magaling ako eh. Graduate ako with honors. Ay, mayaman ako. Dami kong pera. Hindi yun ang issue. Eh, wala akong pinag-aralan. Hindi ko nauunawaan yan eh. Ay, nahirapan ako magbago. Wala po doon. Wala doon sa taas ng kondisyon mo o sa baba ng estado mo. Doon sa tatlong objectives na yun. Pagsunod, pagpapakumaba, pagsakripisyo. Alright? Kung ikaw, ama, manginginom ka nung araw at nag-asawa ka at hindi mo maisakripisyo ang bisyo mo, yari ang pamilya mo. Naunawaan nyo. Kung ikaw ay estudyante at napakagaling mo magdota, pero kailangan mo magtapos at mag-aral at hindi mo mabitaw-bitawan yung mouse ng computer mo, apektado pag nakukuha nyo. Alright, so these three things we need for us to change. Okay, pero yung binasa natin talata kanina, ang sabi, we should have the mind of Christ, renewing of the mind. So dapat, tanong lang, ano ba ang kaisipan ni Kristo? Ano ba ang nasa isip ng ating Panginoon? So when I say mind, it also refers to the heart. Alright?
So para tama ang konteksto natin. Ano ba ang nasa puso ng ating Panginoon? Ano ba ang nasa, ano ba ang kanyang isip? Na nais niyang isalin dito sa kaisipan natin na kung ano man ang merong kaisipan tayo ngayon, nais niyang tanggalin, ipalit ang kanyang isip. Alright? Kaya tayo yung nahihirap at magbago kasi yung kaisipan natin ngayon, ayaw natin ipalit. Okay? Pag natin. Okay. Next slide, please. Okay. Magpalit tayo ng kaisipan. Yan ang panawagan ng ating Panginoon. For who has known the mind of the Lord that He may instruct him? But we have the mind of Christ. Kayo, alam niyo po ba kung ano nasa isip ng ating Panginoon? Ang hirap kasi sukatin ng Panginoon. Diba? Ang lawak Diyos nga eh. How can you measure God? Diba? He is beyond this universe. He is beyond the galaxies. Hawak nga sa palad niya yung buong universe, yung buong galaxy. Kung malawak na sa atin yung solar system natin, nandun lang yan sa palad niya. So ang hirap arutin ng Panginoon, diba? Ang Diyos. But we are blessed because of Christ. We have the mind of Christ. Ano nga ba itong kaisipan ng ating Panginoon? Tanong lang po, ang ibabahagi ko sa inyo. Tapos kayo na po bahala na pakulay-kulay niyo po ito sa video. And I believe these three things ay familiar na familiar sa atin. Madali natin ang manuan, baka rin madali natin magawa. Okay? Next. The mind of Christ. Banggit ko ito kanina. Okay? Humility, obedience, sacrifice. Kailangan natin sumunod. Kailangan natin magpakumbaba. Kailangan natin mag-sacrificio o magpakasakit. Ayan nung nung nagsumula akong magsalita dito pa dito, parang pasalamat ako sa inyo. Yung nandito kayo ngayon ay dahil nagsakripisyo kayo. Diba? You have all the reasons not to be here, but you sacrifice something. Okay? You obey the call of God. And by obeying the call of God, magpapakumbaba ka. Papakumbaba tayo. And ito yung tatlong talagang babanggain tayo. Kasi it deals with pride. It deals with pride. Yan yung current mindset natin ngayon. Punong-puno ng pride. Okay? So pride as defined by Quila, shared by Quila yung some time ago, na hindi lang dahil kung ano yung task ng narating mo, kung hindi rin kung ano baba na kinalalagyan mo. That's also pride. Okay? So, humility, obedience, sacrifice. Alright? Next slide, please. Okay. Unang hakba para mabago tayo. Okay? We should allow God to break us. Kailangan basagin tayo ng Diyos. Pabasag tayo sa Panginoon. My sacrifice, O God, is a broken spirit. A broken and contrite heart, you, God, will not despise. Malapit ang Diyos sa taong basag ang pagkatao. Yung wala ka ng makapitan, wala ka ng matawagan, hindi mo na maasahan mga tao na nasa paligid mo, hindi mo na maasahan yung mga tao pinagkakatiwalaan mo, even yung mga tao mahal mo. Dahil may hangganan ng kanilang kapasidad. May hangganan, tayo may hangganan ng ating pangunawa. But if we ask something from a person na beyond his capacity, wala na. Pabasag na tayo sa Panginoon. Kung ang isang mga bagay na hindi na natin kayang unawain, magpabasag na tayo sa Panginoon. Okay? Years ago, meron akong tatay na kinakausap, si Nasel Group, dahil awang-awa ako sa kanyang anak, dahil kailangan ng anak niya ang konting allowance sa school. Eh yung ama niya ay malakas uminom. Kinausap ko sa tatay. Sabi ko, tay,
Hindi kita pinagbabawalan ng Ginoo mo kusgahan. Hilin ko lang yung apat o anim na bote mong Red Horse na 40 pesos ang isa na iniinom mo araw-araw. Pwede ba bawasan mo na lang ng isang bote para yung halaga ng isang bote idagdag mo doon sa baon ng anak mo. Anong ginawa niya? Pinulag niya yung anak niya sa school dahil hindi niya mag-sakripisyo yung isang bote na yun. Pinagpalit niya. Hindi ko siya inuhusgahan. I'm hoping na ma-enlighten siya pagdating ng araw. Yung masakit sa akin na nakita ko na ang bata may galing, may potential, hindi nakita ng magulang. Hindi siya sakripisyo. Hindi ko na sinabi na huwag ka nang uminom. Bawasan mo na lang. Kung ano. Sino po ang mayroong military background? Law enforcement background? Training sa military, basic military training? Si Nelson, si Roland. Graduate ng ano to, criminal to. Roland! Di ba graduate ka ng criminal? Criminology pala. So nakakaintindi ng police work. Okay, isa rin po yan sa pangarap ko ng araw. Siguro kung nagpa-commission ako sa army, baka colonel na ako. Kasi lahat ng kasabayan ko, colonel na, I'm going to above that rank. Okay, mayroon po akong ipapanood sa inyo ng ilang minuto video. Panoorin po natin. Yung pong nakita niyong video ay clippings po ng tawag kasi sa US Navy, BATS. No? Sa Navy SEALs po yun. Yung Navy SEALs ang special forces ng US Navy na masasabi natin pinakamagaling na o elite forces sa buong mundo. Hindi man sa buong mundo, isa sa pinakamagaling. I believe they have even surpassed special forces ng Israel.
ang Israel, isang sundalo, katumbas niya 11 na sundalo ng kalaban. Nahigitan na ng US Navy, o Navy SEAL. Okay, pagpapasok ka sa military o police, merong training. Yung first week ng training, tawag doon Hell Week. No, Hell Week tawag doon. Sa Navy SEALs, BUDS ang tawag doon. 5.5 days lang yun. So, talaga doon, gigibain ka. Ay, di ba sabi doon, 4 hours lang ang tulog, 20 hours ang training. Yung nakikita yung lakad noon o yung nakasabit sa tali, imagine mo 20 hours kang nakaganong. 20 hours kang nagsisita. 20 hours kang nakababad sa yelo. Tapos meron pa silang training, yung pool na napakalalim, tatali pa mo, tatali kamay mo sa likod, tatapon ka doon. Kailangan mong inutang ang sarili mo. Habang binabaril sila, papahagingan ng bala yun. Diba? So bakit dumadaan ang mga sundalo doon sa one week period ng first week na yun? Kasi sasalain sila eh. Yung mga nag-a-apply ng Navy SEALs, libo yan. After 5.5 days, ang maiiwan na lang, 30, 20. At doon sa Hell Week na yun, hindi tao ang trato sa'yo. Ay hihirapan ka talaga, ay hihiyain ka. They will make every effort for you to quit. Kawa nyo. So, grabe. So, yun nakita natin, wala pa yun. So, kung may mga mapanood kayo na videos, tignan nyo, bakit sila iba sa pangkaraniwang sundalo. Okay? So, ano personal testimony? Years ago. Nag-undergo din ako ng mga training. Some sort of military training. Pero yung isa sa training na napagdaanan ko ay hindi masyadong physical. More on psychological training. 2 weeks ito. 2 weeks. Yung first week, ganun din, Hell Week. Yung second week, more on lecture. So, ang hirap, maalala ko nun, 4 na araw na akong walang tulog. Hindi ka talaga pinapatulog. Tulog ka na, gigisingin ka. Dolatre, yes sir, 50 push-up. Push-up, 50. Tapos patatakbuhin ka. Tapos meron pang isang trainer namin. Tuwing naliligo ng umaga, kasama Jackson, nandun na ako sa loob ng cubicle. Kakantahan ko. Eh, hindi ako kumakanta, di ba? Lamon! Hindi ako kumakanta. So, hindi ako kumakanta. Alam nila yun. Alam nila yun. Hindi ako... Ang sabi ko nga, pakikipagbarilan na lang ako kaysa pakantahin ko. So tuwing umaga, for 2 weeks, tatayo ako doon sa harapan ng trainer namin. Ako po doon sa inodoro, umiinit ng ano. Siyempre langhap ko lahat yun, di ba? Kakantahan ko yun. So basag na basag ang pride ko. Basag na basag. Grabe. So the purpose of that Hell Week is to break your civilian mindset. Yung kaisipan mo bilang isang civilian, babasagin yun. Para ang kaisipan mo ay hindi na ganun. Hindi ka na civilian eh. Diba? Likewise, for us Christians, yung mga nag-encounter, 3 days lang yun, diba? Wala namang push-up, wala namang lumlum sa putik, wala namang baril-baril yun, dasal-dasal, kanta-kanta lang. Karamihan sa atin, napus-pus na. What's that purpose? To encounter with God, di ba? Kaya nga encounter. To break your civilian mindset. To break your sinner's mindset. Makakukuha niyo? Opo. Another story. Ganun din, yung isang training.
dumating yung time, ako yung in-appoint as training commander. Ganun din, 2 weeks. Alam ko na yung gagawin ko dahil naka 10 trainings na ako as a trainer. Pero yung pinaka 10, ako yung training commander. So, doon sa dilim ng lugar, eh, tumahal, limousine. Wow, big time. Paglabas, napakagandang babae, napakapinong kumilos. Asawa ng isang congressman, doktora. Eh, alam namin, bisita lang. So, nandun sa isang field, kabila ng field, doon sa open, sa lahat. So, usap, binulungan ako ng training director. Sabi niya, Khim, mag-under ko siya ng training. So, alam mo na, magagawin mo. So, doon sa training ground namin, sealed yun. Atin-atin lang to. Sealed yun, hindi ka na makakalabas doon. At doon sa pinakita nating video, nagsimula sila ng trainings, pagputok ng baril, di ba? Yun naman, may kalembang. Pag kalembang mo, sarado ang gate, walang nakakalabas. Pati kami, na trainers, o na nag-training. Siyempre, tikas na eh. Pinakamahal na sapatos, pinakamahal na damit. Bawal ang puting sapatos. Eh, puti na pinakamahal na sapatos ang suot mo. Pinintuahan ko, sprayan ko ng spray paint ng sapatos ko. Tulo na yung luha niya. Tapos, magsigat ko, taka na ha! Gulong! Sa lupa, gulong dito. Iyak na siya. Press table, ayaw niya lumabas. Wala na eh. Sealed na yung ano, sealed na yung gate. Yun siya makalabas. Tapos, ayaw pala ng butiki. Doon sa lecture room namin, may nalaglap ng butiki. Ah, nagsisigaw siya. Tapos, doon sa lecturer, siya pa nag-utos doon sa lecturer, nagpapatid mo yung bagbog ko, nagpapatid mo yung bagbog. Eh, nakatayo lang ako sa gilid. Sabi ko siya, wala kang karapatang pag-utos. Animal ka nga, hayop ko nga, hindi nga namin tinatratong tao dito sa loob. Puputusan mo yung puputusan. Alagang hindi. Napahirapan siya. Doktora. Pero paglabas ko. The purpose of the training is may instill yung humility. Mawala sa kanya yung yabang. Kasi sa training namin, pag mayabang ka, madali kang mamatay. Madadali ka. Which is true. So, hindi ito spiritual training pero very relevant in a practical life. So, hindi ka nababanggitin kung sino sa inyo. So, hindi ako makakalimutan nun. So, pero hanggang ngayon, mahal ako nun. At minahal ko siya doon sa training. So, actually, na-experience ko din yun. Pinagapang ako ng 100 meters sa isang bato na napakainit na nakatali ang kamay ko. Balikan. So, natapakos sa puwang pig. So, it is a very humbling experience. Up to this day, bound to yung hirap ngayon. Yung lesson behind that. Ganun. Pero masarap ang feeling. Ako, some of you, kapag-undergo ng training para makita nyo, public yung civilian mindset. Alright? And, if you like, meron tayong mag-session dito ng ano, series of lecture, I can teach you yung hindi lang self-defense, hindi naman nagpigil sa inyo na marunong ako ng self-defense, kundi yung self-protection o personal protection. Ayaw ko sabihin self-defense. Kasi pag self-defense, sarili mo lang yun. May pamilya ka eh. So, kailangan, hindi ka lang marunong sumangga, kundi paano mo rin paprotektahan yung mahal mo. So, if you like, pwede tayong magkaroon ng session ko para mabreak yung ang inyong civilian mindset. Alright. Okay. Another testimony. Noong bako-bako po ako sa Nucomm, si Reggie kasi ang in-invite ko yung layo. So, dahil girlfriend ko si Reggie, sabit-sabit lang. Sabit, loves ko eh. Attend ang encounter. Hindi ko naman iniintindi yung encounter eh.
Si Reggie, nilalambing ko lang si Reggie. May makanda doon, sige na bakit? Tabi ka ng tabi ka sa girlfriend mo, humiwalay ka. Eh, totoo naman. So, during the course ng encounter, hindi naman lingit sa inyo na nung araw di ako naniniwala sa Diyos. O kung hindi man, malaki ang tanong ko sa existence ng Panginoon. Alright. So, encounter. Matutulog nga ako sa encounter. So, during one of the encounter session, sa aking pagtulog, no, lahat sila, sa bahay ng Tita Nori, sa Ayala Alabang, di ba? O social, right? Counter namin, Ayala Alabang. No? So, doon sa aking pagtulog, na nag-iinip ako, napag-iinip ako si Jesus. Sabi niya sa akin, manindigan ka at mamili ka. Stand firm and make a choice. Nagising ako. Tapos kita ko, oh, lecture. Pastor Mark, tuktok si Galileo, ah, tulog niya ako. The same message. First day, second day, third day, di ba? So, the same message ng 3 days. So, ito na ngayon. Final lecture. Mamayang gabi, meron tayong baptism. So, sa swimming pool ni Tita Norio. So, magpalit na ng damit yung mga magpapabaptize. Tapos may series of lecture. Wala, tulog lang ako. Kalapuhan. Pero totoo, tinatawanan ko lang si Kuya Leo. Si Kuya Leo, naanis ako kasi magandit tumugdog. Minsan may, pati si Pastor Mark, tinatawanan ko kasi kine-question ko yung kanilang theology. No? So okay lang. Itlip na naman ako. The same message. Kim, make a stand. Make a choice. Decision nga. Sabi ko, baka lang siguro ano yun, yung part ng lecture yun na nakakuninigan ko lang. So, gabi na. Gabi na. Malapit na ang baptism. Sa aking pakidlip, nalaginip na naman ako. Ewan ko ba bakit na nalaginip ako tuwing namidlip ako. At a distance, napakaliwanag. Tapos sa side ko, napakadilim. Kita ko yung glow. Pero doon sa scenario na yun, parang palayo ako. Naaninip ko yung liwanag sa likod ko. Tapos papunta ako sa dilim. Sabi sa akin, lumingon ka lang. Lumingon ka lang. Kaya hindi ako pinahinto, hindi ako pinapunta. Lumingon ka lang. Doon sa panaginip ko, lumingon ako. Yung glory ng ating Panginoon ang aking nakita. Then, nagising na ako. Meron na ngayon, pila-pila na sila for baptism. Hindi na ako makatayo doon sa kinauupuan. Ang inginip na yung buong katawan ko. Tapos, kuya, ano itong naramdaman ko? Ay, tinawa ko muna si Reddy. Ay, kuhan. Nanginginig at wala ako, hindi ako makatalo. So, tinawag ni si Kuya, Pastor Mark, as in, hindi ako makatayo. Naka, ganito yung tsura, nakasalap ako. Hindi ako makatayo. So, sige, baptize. Ako na. At that instant, sabi ko, hindi, ulit na kang pala ni Pastor Mark. Sino ang magpapabaptize? Ramdam mo na yung pressure. Sabi ko ako. Ngayon, hindi ko naintindihan yung lecture ng encounter. Sabi ko ako. The moment I said that, I had that strength na maglakad, bumaba ng pool. So, nilob-lob ako ng Pastor Mark. Nakita naman kung paano namin nilob-lob itong mga binata na to, di ba? Nung nasa Gomez sa resort. Bilis nga eh. Paglob-lob sa akin, mulat pa ako ng pag-ahon ko. Ang nakita ko yung edge ng pool. Yung gilid ng pool. Ang natatandaan ko, inaabot ko yun. Wala na. Pass out na ako. Gising ako, 1 hour after that, ako po ako dun sa hagdanan ng pool. Yung pala, hinila na pala yun. Doon ako na ano, next day. So, doon nagsimula ang pagbasak ng Panginoon sa akin. All these years,
sa araw-araw ko pinabasa ng Panginoon. Hindi madali, hindi mahirap. Actually, mahirap, pero hindi madali. So, doon nagsimula. So, kung nakita niyo po ako nakatayo ngayon, grasya na po ng Panginoon yan. Doon sa isang taong dinaniwala sa Diyos, eto po yun, pinapahayag ang salita ng Panginoon. Ang dami na bagay sa akin. Hindi ko sinasabing matalino po ako, pero meron ka ng preposition eh. Kine-question mo nga yung theology, tapos yun yung papatanggap sa'yo as is. No ins, no buts. Tanggapin mo yan. Paniwalaan mo yan. Eh, yun nga yung kine-question ko eh. Diba? Para pang ganito yan eh. Ay, kumain ka ng ano, ng kampalaya. Kaya mo nga ng kampalaya kasi nga mapait. Tama? Karamihan sa akin, ayaw ng kampalaya dahil mapait. Ayaw mo yan kasi mapait. Hindi nga, yun nga yung masarap nga yan. Kaya nga kampalaya mapait, yun nga yung masarap. Ang hirap i-reconcile, di ba? Mindset. Alright? So, ang hirap. So, ito, it deals with our pride. So, hindi ko alam kung paano kayo, kung ano ang karanasan nyo sa buhay, o nararanasan nyo ngayon. But whatever are those experiences, be discernful na ito ay galing sa Panginoon. Baka gusto ng Panginoon mabasag tayo. Masakit man. Hindi man katanggap-tanggap. Pero, let's obey God. Diyos yan. Sa tingin ko naman, hindi naman yan, kasasama natin kung tayo nasunod sa Panginoon. Okay? So, tayo na nandito ngayon, I'm praying that all of us ay nabasag na yung civilian mindset. So, anong ibig yung civilian mindset? Nung hindi mo pakilala si Jesus Kristo, hindi mo pakilala ang Diyos. Diba? Excuse me. Napagising mo sa umaga, hindi pa tumitilaw kung ano, kinakatok mo na yung kapitbahay mo. Mare, maghuntahan tayo, may bago akong balita tungkol kay ganito. Aga-aga, tismisan na. So, those are civilian mindset. At dapat tanggalin na natin. Pag kaya pagising mo, ano ba naman ito? Sa panibagong araw naman na problema, wala kami makakain, lasing na naman yung asawa ko, patalo ako sa pusoy. Those are civilian mindsets na kailangan natin basagin. Yung anak ko, nag-iiyak na doon, gutom na gutom. Hindi di ka makalis kasi kainitan na ng laban mo sa ano, sa letter B. Kuha niyo. So those are civilian mindsets. But we have to pray. And we should have the mind of Christ. Sinabi na nga ng Panginoon, nasa inyo na eh. Nasa inyo na yung kaisipan ng ating Panginoon. All we have to do is activate. Kuha nyo? Buksan natin, i-on natin. Meron kami mga estudyante, ano eh. Taon na namin yung sudyante, dadalawa lang klase ng pagkain ng kinakain niya. Kasi yun lang ipinakilala ng magulang niya na ulam. So, pinapakain namin yung spaghetti, hamburger, ayaw niya. Kasi hindi yun ang pagkain sa kanya. Itlog at saka hotdog lang. May kilala nga kung salami lang. 24/7, 3 times a day, salami. Okay na. Come on, level up, level up, level up. Okay? Break your civilian mindset. Diba? Yung isang civilian mindset. But, hindi ko dala cellphone. Paglabas mo ng bahay, bagong-bagong cellphone mo. Nasa kalsada ka. Yung bago mong earphone o headset. Tapos naglalakad ka sa kalsada, mag-text ka. Diba? Kasi naanday mong purihin ka bago cellphone mo. Diba? Okay lang yun. Pero, change your mindset. Alright? Meaning, ang punto ko doon, kung civilian mindset ka, dahil gusto mong ipagyabang yung cellphone mo, prone ka sa hold up. O prone ka sa snatching. Yun yung mga civilian mindset. Yun yung mga, pag nag-session tayo, pag gusto nyo, schedule natin yan. Tuturo ko po sa inyo lahat.
Right? Okay? Kung nag-commit ka, sakay ka ng jeep, lakas mo ka, bago mong serbo. Pag-headset na, pinapatugtog ka ng MP3 mo, dinig na hanggang kabilang kanto. Diba? Nakukuha nyo? Kuha nyo? O di kaya, oh, birthday ko ngayon. Ano tayo? Karaoke tayo. Alauna ng madaling araw. Ang kantahan mo, dinig na hanggang pangatlong kanto. Diba? Those are civilian mindsets. Kailangan natin panginig. Kasi we have to consider other people. Diba? Yung binahagi ko sa inyo dati, pag may ginagawa ka, masaya ka ba? Diba? Kung masaya ka, masaya ba ang kapitbahay mo? Masaya ba ang pamilya mo? Masaya ba ang Diyos mo? So everything that we do, kailangan pagmuni-munihin natin kung ano yung epekto ng bawat galaw natin. Lalo na ngayon, social media. Hindi lang kailangan ng FB o na ibang social media to connect with families na mga sa malayo or with friends or to communicate with within this family. Ayaw kong magbukas. Ayaw kong bakit? Puro ano eh. Puro panghuhusga. Puro ano ba yun talag? Bashing? Bashing ba? Yung hindi sa nag-i-incline ako ng politics. May pinapaligan ako. Pero ang mga pangkaraniwang tao, kung makapag-husga, makapag-bash ng isang ng leader, eh, wagas. Kuha nyo. Ha? Yung spekulusin nyo lang yan. Pero pag hinusgahan mo na yung isang tao dahil sa spekulasyon mo, hindi mo naman napatunayan, malaki pa na nagutan mo. Kukuha nyo. Kahit may sapantaha ka dahil hindi mo na matunayan na natotoo o hindi, manahimik ka na lang. Okay? Marami pa tayong bagay na hindi alam sa kinagalawan ng mga ibang leaders natin. Makukuha nyo, pag-pray na lang natin sila. Okay? Be responsible social media user. Okay? Pagbukas mo ng FB mo, may nakita ka ano ang makiging comment mo. Diba? Ah, si ganito, corrupt. Dapat ang ano yan, dapat ang sunugin. Dalhin sa impyerno. Bakit? Napatunayan mo mag-corrupt yun. Nakakuha niyo punto ko. Ano man yung political inclination mo, huwag kang manghusga ng kalaban. Sabi nga ng Diyos eh. Diba? Huwag kang magbuli kung ang kalaban mo ay bumagsak. Pagkos, panalangin mo. Panalangin mo ang kaaway mo. Pero sa social media, walang ganun eh. Panguhusga. Hindi mo pa alam ang buong kwento. Ang dami mo ng conclusion. Mas advanced pa yung isip mo sa advanced mag-isip. Nakukuha nyo? Alright. So medyo kalas na lang po ito. Alam ko, wow na pa tayo na. Okay. Next slide. So, ang sabi dito ay, teka, hindi ko mabasa doon. Yet you, O Lord, are our Father. We are the clay. You are the Father. We are all the work of your. Sabi po sa Isaiah 6:11. Ang konteksto po nito ay dapat hayaan natin ang Panginoon ang siya bumuo, humugis sa atin. Nakukuha nyo? So, kailangan basagin tayo ng pinong-pino. Ibig sabihin, wala kang anyo, wala kang forma, wala kang hugis. Diba? Sige Lord, durugin mo ako, basagin mo ako. That's humility. When you allow God to break us and allow Him to form us, panalo tayo. So, ito yun. Diba? Patiklop tayo sa Panginoon. Mga kapatid, so another term of form. Patiklop tayo sa Panginoon. Okay, nakikita niyo po itong papel na ito. Maniniwala po ba kayo na papel ito? Okay, so isang malinis na bond paper. Ito ay kapakinabang na. Marami na tayo magagawa dito, tama? As is. Diba? Kung ano yung form niya, kung ano hugis niya,
actually sheet of paper, flat, thin, wide. So balikan niyo yung mga pictures kanina. Bakit ganon yung hugis? So ipukunin ko po dito. Kapag ipangilabang na ito, marami na tayo magagawa. Use your mind. Use your imagination. Pwede tayo magsulat. Pwede natin patakip kung nasisilaw tayo. Diba? Marami na tayo magagawa. But the same paper can achieve so much. Pwede pang ilabas ang kapasidad nito. Kung ano man yung nakikita natin ngayon, meron pang higit pang magagawa ito. Pareho lang, papel pa rin. Hindi natin dadagdagan, hindi natin babawasan. Pabaguhin lang natin ang hugis. Nakuha nyo. Ewan ko kung itong papel na to, as it is, eh nakakatayo. Hindi, diba? Subukan natin isang dal. Pwede ito ngayon. Nahangin. Pwede pa siguro, kakatayo ko siya. Pwede, pero nahangin. Alright? It's weak. Pero kapag ipakinaba, tama? Susulatan mo itong napakagandang love letter sa girlfriend mo, sa asawa mo, samahan mo sa buhay. Alright. Balikan natin yung binahe ko kanina, yung dynamics. Yung pwersa na nagpapabago sa isang bagay. Itong papel na ito, hindi ito, sabi ko kanina, hindi nakakatayo. Hindi rin ito nakakahiga ang sarili niya. Matutumba. Kiniklop ko ng isang beses. See the difference. Makukuha niyo. Pwede ito siguro tumayo kung walang hangin. Tubukan natin sa ulan. Pwede nakakatayo siya kaya lang may hangin. Okay, the more fault that we do, the more capabilities that it can do. Habang tinitiklop natin to ng tinitiklop, mas marami siyang pwedeng gawin bagay. Kapatid, yung current mindset mo ngayon, yung current mindset natin ngayon, may nagagawa na yan, kapakipakinabang na yan. Pero ayaw nyo bang mag-level up katulad nito? Compare this. Nakakuha nyo? Makikita niyo yung principles ng dynamic. Si Paul, o dating Saul, ay isang pariseo na napakang masigasig. Alam niya yung posisyon niya bilang isang pariseo, alam niya yung ipinatutupad niya batas bilang isang pariseo. Nakakuha nyo? Tama siya eh. Kasi pumapaloob siya doon sa lumang tipan. O lumang kaisipan. Tama siya. Hindi siya mali. Pero, nung time, dumating si Jesus Cristo at bagong kaisipan, bagong puso ang pinahatid sa atin ng Panginoon, tiniklop siya ng Panginoon, di ba? Binasag siya ng Panginoon. Paano? Tagausit siya ng mga Kristiyano nung araw eh. Siya ang nagutos para mamatay sa pamamagitan ng pagbato si Stephen, the very first martyr. At humihinga siya ng kasulatan sa kinaukulan para pumunta sa Damasco para usihin niya yung mga Kristiyano doon at patayin. Pero nagkaroon siya ng encounter kay God sa kalye, di ba? Anong nangyari? Kung kinausap siya ni Lord, kung siya lang ang nakarinig, pagtilat niya, bulag siya. For 3 days, hindi siya kumain, hindi siya uminom. Pero I believe, mas higit pa doon. Kasi sa pagiging stubborn na, I don't know, baka sa akin lang, baka mas higit pa doon ang ginawang pagbasak ng Panginoon. But mind you,
Mind you, but the same character of Paul, he is bold, he is courageous. Nung siya ay Kristiyano na, nabago ng kanyang mindset, siya ang pinakamasigasi. Malingkod ng Panginoon during his time. New Testament, lahat ng Ephesians doon siya. Ang hindi lang kanya, yung apat na ano, yung apat na Gospels. Nakuha niyo lahat yung sulat niya. The same boldness, the same pareho ng tapat, pareho ng agresibo. Kapatid, bawat tayo meron ng gift na binigay ng Panginoon. Pagamit tayo sa Panginoon. Pabasag tayo sa Panginoon. Patiklot tayo sa Panginoon. Hindi natin kailangan maging superhero. The same sheet of paper na kanina hindi makatayo mag-isa. Pero ngayon, kaya niya nang buhatin ang sarili niya. Tiklopin mo pa ng mas maliliit. Pwede kang maglagay niya ng isang mabigat na bagay. Ganon din tayo, kapatid. Yung potential na meron ka, yung regalo na binigay ng Diyos na nasa atin na, the mind of Christ, we have that already. Patiklop tayo, pabasag tayo. We can do beyond what we know what to do. Magagawa natin yung mga bagay na hindi natin inaakalang bagay. Noong araw, si Junie and Delphi, sa kanilang pagnenegosyo, siguro nagbibilang lang sila ng pera ay 1,000, mga ilang libo. Pero nabasag ang kanilang kaisipan patungkol sa pananalabi. Mas higit na doon ang nabibilang nila. Nakuha nyo. And it's very inspiring to see people na nagpatiklop sa Panginoon, nagpabasag sa Panginoon. Kuha nyo. So, ano man yung meron tayo ngayon na kaisipan mo. Pare, hindi ko maiwanan yung barkada, ang saya eh. Ay, sinabi ko bang iwan mo? Bawasan mo oras mo. Ay, may tanak ka rin. Kuha mo? Pare, lakas kong uminom. Pare, ano ngayon? Ano patunayan mo? Pare, kung 10 bote at 1 bote, bago pa pagkatao mo? Hindi. Yung kuha rin. Pare, pogi ko, 10 girlfriend ko, 10 asawa ko. Kaya kaibahan nun kung isang asawa ko, isang girlfriend. Lahat ang naputunayan. Same thing. Pero ngayon, kung ikaw ang cum laude, ikaw ang graduate with honors, hindi ka naman nakakaunawa, sarili mo lang ang nakatungo sa sarili mo. Pero ngayon, kung 75% na ka-grade mo, pero malawa kung kaisipan mo, matulungan ka, pagkasalin ka. Pwede. Are you with me? Yes! So it takes obedience, it takes sacrifice and humility para mapabasag tayo ng Panginoon, matiklop tayo ng Panginoon. Kuha nyo? Kaya isa sa paborito kong art yung origami. Kuha nyo? Iba-ibang tiklop ng papel yun, nahuhugis yun. Aroplano, ibon, diba? Ayun, no? Eagle out of sheet of paper. Ang galing, no? Bring out the eagle in you, friends. Alright? Parang tahimik nyo, Hindi ito madali. Pero tayo as a family, we should be united. Should be strong. Maging open tayo sa isa't isa. Huwag na natin yung chismis ang bawat isa. Ano yung si ganoon? Yung konting kibag lang eh. Away na agad. Parang World War III na agad. Lusog dito, lusog dyan. Diba? Usap-usap tayo. Upo tayo. Over a cup of coffee. Sa katasa ng sopas. Upo tayo. Kapatid, ito naramdaman ko sa'yo. Na-offend ako sa sinabi mo.
Bakit mo sinabi yun? Kaya dapat laging walang panghusga. Ay, sinabi niya ito. At sama talaga nito. Hindi ka naman. Alright? We should always exercise respect, honor, and love amongst us. Yun ang priority. Okay? It takes courage. It takes humility na harapin natin. Sabi nga ni Jenny, di ba? Mature ka na pag naganggap mo ng mali ka. Pag natanggap mo ng mali ka at nagpakumbaba ka, nagsorry ka, magsabihin, nabasag ka na. Mahirap yun eh. Pride yun eh. Alright? So, simula ngayong araw na to, yung kaisipan ng Panginoon ay dapat nakikita na natin ito. Pinamumuhay na natin ito. Meron tayong we are obedient, we are humble, we are sacrificial. Alright? Talo na pag magulang ka na. Okay? So, muli, pabasag tayo sa Panginoon, patiklop tayo sa Panginoon to renew our mind for us to be able to bring out what's the best in us. Okay? Para sa glory ng ating Panginoon. Okay? Maraming salamat po.